Magandang araw, Nueva Ecija. Eto, bad news para sa ating mga kababayan. Siling Labuyo, lalong umaanghang dahil sa sobrang taas ng presyo ngayon. Pumapalo na sa 480 pesos bawat kilo ng siling maanghang dito sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Kaya halos pati mga mamimili ay hindi kayang bumili ng per kilo. Patingi-tingin na lang kapag ka bumibili ito dahil halos by piraso na ang benta ng mga tindero na mayroong 30 pesos o hanggang 20 pesos bawat balot itong naka-plastic. O di kaya mayroong halos 4 na piraso sa halagang 10 piso. Ayon sa mga nagtitinda, ang dahilan ng biglang pagtaas ng presyo nito ay dahil sa kakulangan ng supply at lalo na itong halos lahat ng mga tanim na gulay ay pinadapa noong nakaraang bagyong paeng. Kaya apektado pati mamimili at ito pa ang nakakabahala dahil inaasahang aabot na naman ito noong nakaraan sa halos 1,000 bawat kilo ng siling Labuyo. Apektado kami kasi mahal yung sili. Nabubulokan kami minsan, hindi nabibili. Ngayon eh, pa-1-4 na lang po. Hindi lamang siling pula ang tumataas, inaasahang tataas din ang presyo ng sibuyas ngayon na pumapalo na rin sa 280 bawat kilo. Kaya naiiyak na rin yung mga mamimili dahil nagkukulang na rin ng supply nito. Noong nakarang linggo, halos na sa 230 pesos lang ang kilo ng sibuyas. Ngayon, pumapalo na sa 280 pesos. Dito sa Sangitan Public Market, ang pinakamalaking bagsakan ng mga gulay na nagmula pa sa Baguio, Nueva Vizcaya at mga lokal na gulay mula Gabaldon, Bungabong, Karanglan at sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija. Dinarayo din ito ng mga taga Divisoria, Marikina, Quezon City at mga syudad sa Metro Manila dahil mas mura dito at hindi na nila kailangang umakyat pa ng Baguio para bumili ng mga gulay. Maging ang mga iba't ibang bayan sa lalawigan, dito na rin namimili ng mga gulay para ibenta sa palengke. Gaya na lang ng sitaw na mabibili lamang ng bultuhan na sa 20 pesos lang bawat tali nito. Pero pag ibibenta mo na sa palengke, umaabot ito ng 40 pesos hanggang 60 pesos bawat tali. At sa bawang naman ay nasa 75 pesos sa kalamansi, 60 pesos. Ang sa pechay ay nasa 30 pesos bawat kilo. Yung brokoli ay nasa 120 pesos. Ang kamatis ito, mas mura dito kumpara sa palengke ng Kabanatuan, nasa 35 pesos hanggang 40 pesos bawat kilo. Sa kabilang palengke, umaabot ito ng halos 80 to 100 pesos. At dito naman sa repolyo, 65 pesos. Sa patatas, 90 pesos. At itong puting sibuyas ay may namataan tayo dito. Nasa 200 to 220 pesos bawat kilo. Dati umaabot ito ng 500 pesos bawat kilo. Kaya halos nawala itong supply na ito. Noong Lunes umano ay dumating ang imported na puting sibuyas galing China kasama itong bawang. At pagdating naman sa prose na baboy, nasa 280 lang bawat kilo. At dito, ang manok ay mas mura kumpara sa kabilang palengke, nasa 160 pesos bawat kilo. Sa kabila, umaabot ito ng 180 hanggang 200 pesos bawat kilo. At yan ang ating update sa presyong palengke. Sumaisip po Trendy Third para sa Balitang Unang Sigaw.